Hello guys! Welcome and welcome back to my channel. For today's video guys ay mag-update lang tayo. Quick update para sa mga pinagpugutan natin nung nakaraan guys. A month ago, out of 10 plant na pinugutan natin guys ay 5 lang yung nabuhay. So ibig sabihin 50% lang yung nabuhay, which is normal na nangyayari dito sa akin guys. Kasi nga ganun talaga, hindi talaga lahat nabubuhay. Okay na nga yan, 50-50 guys eh. Nakalagay lang sila sa malilim na part at hindi sila naaarawan guys to make sure na hindi talaga sila mamatay. So ito yung isa, pinagpugutan ni Primadonna. Ayan guys, oh. Akala ko mamatay ito siya guys. Nung napansin po na parang natuyot na talaga siya, sobrang tuyo. Binoto-motor ko siya guys. Tapos after 3 days, ganyan na siya guys, oh. Meron nung mga lumabas na mga babies, ang dami guys. Ang kakatuwa. Bilangin ko nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 siya lahat guys. Kung mag-succeed. Sana lang mag-succeed din talaga. At mayroong mga millibugs guys. Ayan. Ayan, oh, may millibugs. Nakakatuwa lang kasi akala ko tuluyan nang mag-dry out itong si Primadonna guys. At hindi na ako mabibigyan ng babies. Pero ayan. Mayroong mga babies. Pinagtitiris ko na yung millibugs. Kasi baka kainin pa nila yung mga bagong tumubo dyan. Si Cream Tea guys. Ito yun siya. Ayan. Merong 5 na babies na lumabas. At sana magtuloy-tuloy siya guys. Nagtotally na dry out na yung iniwan ko ng mga dahon dyan. Alisin na rin natin itong tuyo na dahon. Yan siya. Ayan, may millibugs din siya. Tirisin ko na rin. Ito yung Madiba na free na pinugutan ko rin. Wala siyang babies, guys. Wala pa. Pero at least buhay pa siya. Pero baka kailangan ko siyang alisan ng dahon. At ito naman yung Dusty Rose. Siya yung pinakaunang nakitaan ko na may baby na lumabas. Pero nag-rat yung dito banda, guys. Oh. Ay, wala na, guys. Meron pala siyang baby pero nag-dry out na itong puno. So wala na to. Patay na rin ito. Alisin ko na lang. Wala na. Patay na yun siya. Hindi ko alam kung mabuhay pa ba yung baby na yan. Ito naman yung pinagpugutan natin na super bomb. Wala pa siyang bagong lumabas na baby so far. Pero okay lang kasi hindi naman siya natuyot. Di gaya ng Dusty Rose na natuyot. Ito pala yung top part ni, guys, Super Bomb. Nilagay ko lang din dito. Ayan, may roots na rin siya. Ayan, oh. Pero bakit may, may millibug siya, guys. Ayan, oh, linisan ko lang muna to, guys, ha. Ayan, malinis na siya guys. At itanim ko lang din siya ulit. I think kailangan kong i-bottom water yung buong pot na yan guys. Ng super bomb. Para mawala yung milibog sa ilalim. So nilagay ko na sa taas yung mga top part ni Pulbonian guys. At saka ni Red Dragon Queen. Buhay na sila guys. At nadiligan ko na rin sila. Sana huwag mawala yung kanilang mga kulubot guys. Kaya dyan ko sila nilagay kasi masyadong mainit dyan eh. Which is maganda sa kanila para lumabas yung kanilang mga kulubot-kulubot. So yung mga bottom part nila ay patay na. walang natira sa kanila guys. Nag-dry out na talaga yun. Ito naman yung top part ni Cream Tea guys. Nakalagay ito sa may mataas na exposure ng heat pero hindi direct sun. Dati pero inalis ko kasi napansin ko wala pa siyang roots. Matagal siya mag-roots guys. Hanggang ngayon, after 1 month, wala pa rin talaga maskin isang root na lumabas. Isinilong ko muna siya. Inilayo ko siya doon sa mainit na part. Para hindi madaling mag-dry out yung kanyang mga dahon. Kasi marami na ako nakuha dito ng mga dahon na natuyo guys. At sayang. Sayang kasi kapag liliit siya. Ito yung top part ni Primadonna. Nakalimutan ko kasi guys na may Primadonna pala ako. Tapos nung nagtanim na ako sa kanila, doon pala siya nahulog sa may likuran at nakataob. Kaya ganyan yung nangyari sa kanya guys. Nilagay ko lang dyan siya muna, siningit. Kasi meron na siyang root naman. Ito naman yung si Neon Breaker. Nawala na yung mga millibugs niya dyan sa taas. Yan.
Tapos, meron na siyang roots. At yung bottom part niya ay wala na rin. Numaalam na rin. Nag-dry out siya, guys. Kahit naman hindi nakalagay sa initan, ay nag-dry out pa rin siya. Diyan naman nakalagay si Mademoiselle, guys. At ang bottom part niya ay wala na rin. Tingnan ko lang kung may roots na siya kasi wala itong roots dati nung tinanim ko. Ah, yan. Meron na siya, guys. Pero, oo nga, yan yung problema ko sa kanya kasi merong black, brown spots. Brown, nag-brown yung kanyang stem. Pero meron naman roots. Yan. Sana lang wag pumunta sa taas, guys, kasi wala na akong Mademoiselle na natira. Namatay yung bottom part nga niya. So, sana siya ay mag-survive. Buhay na rin yung top cut ng Madiba, guys. Sana lang magpakita yung kanyang mga carrancules at sana mag lumaki siya para maripat ko na rin siya sa mas malaking pot. Dito naman yung mura sa akin, guys, yung dalawang head. Sayang nga, guys, inumatay yung kanyang puno. Mahaba pa naman yun. Pero unti-unti talaga siyang nag-rot from top hanggang nagpumunta na sa roots. At saka nag-dry out na siya katagalan, yun lang. Nagka-sunburn siya. Yan, oh. Nilagay ko kasi ito sila dito na wala pang roots masyado. Tapos mainit. Yan. Yan. Bili na lang ako ulit mura sa akin. Nag-fail yung ko eh. Pagpaparami. Yan. So, yan lang guys. At least meron akong nabuhay na mga bottom part. Masaya na ako dun. So, sana mag-enjoy kayo sa video na to. And please don't forget to hit like and subscribe to my channel. And see you in my next vlog. Thank you all for watching.